Na-aprubahan din po ang phase 2 ng National Action Plan ng NTF. Ano po ba ang mga features nito, no? Itataguyod po natin ang pagbabago ng pag-iisip ng mga tao kung saan ang focus ay kalusugan at pag-iwas sa sakit. Babalansehin po natin layunin ang pagkalusugan at pang-ekonomiya. Ibig sabihin po talaga, bagamat importante na protektahan pa rin natin ang ating mga sarili laban sa COVID-19, napatunayan naman po natin na meron na mga pamamaraan para labanan ng COVID-19. Kasama na po dyan ang pagsusuot ng face mask, ang social distancing at ang paghuhugas ng kamay, no? Sasamahan din po natin yan ng granular lockdowns at saka syempre po kasama na rin dyan yung paintingin pa natin yung testing, tracing, isolation and treatment. So gaya nga po ng sinabi ko, no, i-institutionalize ang prevent, detect, isolate, treat at localize zoning na pamumunuan po ng mga lokal na opisyal at gobyerno. Isusustain po natin ang private and public partnership. At siyempre po, pinaka-importante ito, no? Palalakasin po natin ang risk communication at community engagements, particularly po sa pagsunod sa mga health protocols. I-highlight ang contingency, business continuity at sustainability plans, no? At makunan ang management ng returning overseas Filipinos, locally stranded individuals at local travelers. At panghuli, tumutok sa mga ginagawang expanded at targeted testing at contract tracing na paunting-unting pagpayag sa pagbabiyahe, turismo at non-disruption of work. Ang ibig sabihin po talaga nitong bagong phase na papasok tayo, itong phase 2 na ito, kaya po nating kontrolin ang pagkalat ng COVID kung susunod lang tayo sa mga health protocols, kung paintingin ang testing, kung ipagpapatuloy ang granular at local testing, pero samantala, kinakailangan na po talagang buksan ang ekonomiya dahil kinakailangan na nating magkaroon ng hanap buhay muli.